ang ating update ngayong umaga ay sapat na sa ating pakiramdam at sa ating mga super doctors na talagang tayo ay yung nga sinabi ko sa iyo sa inyo kagabi. Tuda lang mga kababayan. Two. Nagutin ko lang kababayan to, mga kababayan to, kasi importante. Ayan, wow. Isang pamilya pala sila mga kababayan, isang matas na official. Ay, bawal banggitin. Kaya, praise God, at least na-reach out nila ang FAI. Very thankful tayo. Kasi confident na silang gumamit ng ating FAI. Meaning talagang, it rings a bell. The FAI word is really rings a bell, mga kababayan. Ang galing. Onti ko na talaga tayo. Kasi, hindi ko lang pwedeng ipakita ang page nito. Reviewed properly by our lawyers, by our doctors, and the Fabunan doctors. Na-review na nila. Hindi ko pwede ipakita ang front page because this is a very, very important documents. Yes! Mga babayan, ito, puro meeting na lang ginagawa ko. Kumbaga, naka-plaster na. So, meeting na lang. They're doing their job. Then everything is okay. Galing. Siyempre, ganun pa man, tutukan pa rin natin. Kasi, siyempre, yung management, importante yan. Kailangan mamanage natin ng gusto. Yung operation, yung time, yung company, etc. Yung production ng vials, etc. Ayan, mga kababayan. Ako, may mga hint na akong binibigay sa inyo. Naku, kayo na bahala pumalakpak para sa FAI. Palakpakan natin ating sarili. Palakpakan natin dahil isa tayo talagang kumbaga kasuporta, loyal, nandiyan tayo, nakasubaybay tayo. Bakit din natin palakpakan nating sarili? Because, hey, tagumpay tayo. Ha? Tagumpay tayo. Ha? God is really great and binigay sa atin niya para sa sangkatauhan niyan mga kababayan. Ha? Okay, ngayon. Mga kababayan, sa tingin ko, this is a lucky day. September 1, bungad ng tagumpay. Ika nga, aha, hindi na tayo abutin ng matagal. Hindi na tayo abutin ng matagal, mga kababayan. Ito ay talagang magandang bungad ng tagumpay, ang FAI. Magandang bungad. Nakita nyo, palagi ako nagkantustukil ngayon. Kasi puro top people na ang ating mga hinaharap at hindi na tayo pwedeng lumayo sa ating location dahil anytime may tawag, anytime may darating. Ayan. So, I have my team. Strong yung team ko na they're working together. Talagang at naka ang clouds nila ay nakatutok din. Smooth ko na lang. Honing hinohon na lang mga kababayan. Hinohon na lang ang ating FAI. And then very very soon, talagang ayan na. Yung sabi ko, it will be a merry 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 FAI Christmas. Yes. Yan ay regalo ng Diyos para sa atin. Regalo ng Panginoon niya sa sangkatauhan, di ba? Pinagkaroon niya yung first verse na aking minimorya. Simula't sa pool na nag-open ako ng Bible is John 3.16, mga babayan. John 3.16, for God so loved the world that He gave His only begotten that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ayan, mga kababayan. Ano? So, napakahalaga yun. Yun ang dala-dala kong verse kahit saan ako pumunta at yung Hebrew 11 verse 1 that is about F-A-I-T-H. It's about faith. So, eto na. So, bago mag-December, lalagapak lunas dahil pagkakalok ng ating Panginoon niya. Pray hard! Thank you for your support sa mga prayers ninyo. Ha? Kaya kailangan talagang malaki din na tulong ninyo talaga sa totoo lang. Yung topic kahapon is nabago na yung mindsetting ng mga kabataan, yung kanilang mga anak. Nabago na ang mindsetting ng kanilang mga kapamilya. Worried na sila sa nangyayari. Hindi na sila nakapag-aral ng maayos. Hindi na normal ang kanilang mga galaw at iba-iba na activities na gustong gawin ang kanilang mga kapamilya. So,
Ito sabi niya ay malaking impact, hindi lang sa ekonomiya, kung pa pati rin sa personal na buhay ng tao. So kailangan natin itong pigilan. Kailangan natin itong ibalik sa normal ang ating pamumuhay. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo magpapatalo sa dikta ng pandemya na ito? Sa dikta ng crisis na ito? Alam mo, natutuwa po sila sa campaign ko na Stop, don't let Indonesian doctors to die for this virus. Stop virus right now. Yun ang campaign ko dito. Let's fight the virus. We have the ultimate defense against this deadly virus. And we have the FAI. Palakpak sila. Pasalamat sila. Ha? Ngayon, isang bupati ang bibisita sa akin. Sabi nila, bupati. Research kong bupati. Parang regional head. Parang hindi naman congressman. Mas mataas pa sa congressman eh. Kung sa Pilipinas eh, hindi ko kuha yung level niya. Ha? Hmm? Tapos itong nag-rise ko, yung napakataas pang posisyon pala. Oh. Sobrang taas ng posisyon. Wow. At buong pamilya, mga kababayan, rush. Kailangan na daw na-infect lahat ang kanyang pamilya. Ay nako. Oh, at least dito, mga mataas na opisyal, isang minister, ha? May tiwala sa atin. Papatawag tayo. Matapos ito, onway na sila dito. Susunduin na kami, daanan ko yung doktor. Buna, hindi na ako padagalin yan. Na-explain ko sila ang isang solusyon eh. Ito yung solusyon. Lahat ng infected, turukan, patay ang virus. O, ano pang kakalat? Wala na. Mami-minimize na. Makokontrol na. Ha? Lahat ng infected, banatan natin. O, ayan. O, tapos. Pag meron na naman na nag-POI dyan, may sintomas, panatan na naman, patay na naman ang virus. Ano pang kakalat, lilipad na yung virus, matatakot na. Oo, oh, diba? Ay nako, ganun lang kasimple, dinayagram ko pa, naiintindihan nila, okay, kinuha pa nila yung diagram ko. Can I have that? Okay, you keep it. Ang matas na official, kinuha pa yung diagram ko, mga kababayan. Ito na yung solusyon eh. Problem solving, we have the formula, sabi ko. May formula tayo, bakit hindi natin solusyonan na? Problem solving, ano bang kailangan niya? Formula, oh, pwede, 1 plus 1 equals 2, ayan ang sagot. Dexamethasone and Rocaine, 1 plus 1 equals 2. Ganun lang po kasi yung problema na itong virus na ito. Bakit natin kinukomplike? Bakit natin hinayang maging komplikado ang buhay ng lahat? Pamilya, ekonomiya, buong bansa, nagkakaproblema, ha? Na ang hirap-hirap mag-mask. Pupunta ka dyan, ini-init, takamask ka, hindi ka makahinga ng normal, di ba? Bakit natin gago hayaan na maging komplikado ang buhay nating lahat? E nandito ang solusyon, ito o, oh, 1 plus 1 equals 2. O, oh, yan ang sagot. O, oh, di ba? 2 combination. Dexamethasone at Rocaine, yun! Ha? The best! O, oh, di, awa ng Diyos. Napakinggan tayo, ha? Ay, nako, abangan nyo yan. At talagang, siguro, walang laman ng ibang ng news at Facebook pag yan ay pinosko. Nako, ewan ko yan. O hindi, talk of the town yan sa buong Pilipinas at buong Asian countries at buong mundo, mga kababayan. Pag yan na pinosko, ay nako. Di bali na, hintayin nyo na lang mga kababayan. Hintayin nyo na lang. Ayaw ko yung magngak-ngak ng magngak-ngak dito dahil nakakaya makasabihin ng mga iba dyan, mayabang tayo. Yung ebidensya, yun ang bibigay ng patunay mga kababayan. Okay? So, nakita nyo ngayon, iba ng aura natin ngayon, laging masigasig, laging blooming, laging nakangiti. Iyan ay isang sinyalis ng tagumpay. Okay. Isang sinyalis ng FBI ay talagang tagumpay. Okay? Meron pang isang request dito ni Juan eh. Sabi niya, pwede daw ba na, kasi layo itong lugar na ito, mga kabayan, kababayan. Uutos na lang kami ng tao namin. Masyadong malayo yung lugar, magre-rescue. Pero, kita niyo kanina, yung Pinos ko, si Dr. Mamahit, second time ko siyang turukan with his supervision, of course. Sige,
I'm allowing you to give another one because dangerous yung pupuntahan nila. Di ba yung isa hindi nagpatulog? Oh, di ba? Umuwi ng hapon, nagkalagnat. Oh, binigyan namin 15, 20, less than 30 minutes. Umupay yung lagnat niya kinabukasan. Okay na siya. Very amazing talaga itong FAI na to. Wala na akong masabi. Nasubukan na lahat dito. Yung mga, may mga mag-asapan na yung mga joint pain na yan. Very simple lang yan sa FAI. Wala nang kanyan. Wala nang kahirap-hirap. Tanggal yan. At yung severe asthma na dinala dito na hindi makaya na. Grabe. Dita mo yung parang magang-maga yung daanan ng hangin sa lungs niya. Maririnig mo eh. Mike, tapos nung naturukan mga ilang inurasan ko eh 30 less than more than 30 minutes nagnormalize yung breathing niya, ibig sabihin yung pamamaga ng baga niya ng mga veins doon daanan passage ng hangin eh talagang yung inflammation niya eh binira ng ating dexamethasone at kung may virus man siya dahil may lagnat siya inira ng ating trochee. Yung dalawang combination na yun matindi talaga. Huh? Yeah, yung masinabi ko, the only solution is 1 plus 1 equals 2. Simpleng problem solving, bakit pa natin pahirapan, di ba? Ganun sana nangyari sa Pilipinas. Sinabi ko na yan, no? Problem solving naman ito. Ba't nating hayaan dumami pa? Ba't nating hayaan na maging komplikado, magkagahol-gahol ang budget ng gobyerno natin, eh, napakasimple naman yung solusyon. Ito, di sana, tayo yung naunang nag-unlock ng lockdown sa Asia, aside from Taiwan, di tayo yung talagang the best sa mga na-infect. Di sana tayo, di ba? Sana Pilipinas yung nauna. Kung ito talaga ay nakapanggigigil din talaga mga kababayan. Dahil kung talaga ito ay talagang binigyan ng panahon, binigyan ng atensyon, hindi na nagkautang-utang ang bansa natin siguro. Kasi nasubukan na namin dito eh kung gaano siya ka-epektibo eh. At siyempre, pagdating sa sinasabi nilang safe pa yan, ang mga patutuko ng mga pasyente records, more than thousands dengue patients, HIV na yan. Eh, alam din bagay mo, dito nga pinaniwalaan. Yan sa atin, hindi pinaniwalaan. Yun lang ang masaklap. Yun. Ang kaibang bansa, naniwala sa ating mga kwento. Naniwala sa ating mga dokumentong prinsip sa kanila. Pero dyan, hindi tayo pinansin at hindi pinaniwalaan. Yun lang ang masaklap, mga kababayan. Talagang ang hirap. Kumbaga, mahirap tanggapin, no? Dahil sa dami at hirap ng dinanas ng mga doktor natin to do their best na makatulong. Ever since na lumapit sila, pumunta sila sa FT, pumunta sa RITM, wala na nangyari. Naalala ko lang yung kwento na parang naging kalaban sila ng dengue siya na yan. Kaya yan ang nangyari sa kanila. Noon sila nag-attempt na talagang nangailangan noon ng DOH ng anti-dengue, umasok sila. Naging kakompetensya sila ng dengue siya. Kaya yun. Yun yata yung naging dahilan para wala na, hindi na sila pinagbigyan ever since. Kaya nakakaawa din. Pag nakausap ko nun si Dr. Willie, parang frustrated na eh. Ayaw na nga niyang magpag-communicate nung unang pagkita namin. Talaga sabi niya, ano ba yan? Totoo ba talaga na kayang ganito? Eh siyempre tayo naman, confident naman tayo na magagawa natin because we have connections, may mga kaibigan tayo sa gobyerno. Pero yung expectation natin, hindi naman nangyari because siyempre, naiintindihan na naman natin sila kung bakit ganun. Ganun yun. Hindi talaga pwedeng mangyari ganun yun. Kaya ngayon, ayan, nag-galit-galit yan ang Department of Health natin ngayon. Balita ko, ang ating kaibigan, si Director Jiran ng NBI ay papasok na sa Department of Health para i-account kung anong nangyari dyan sa Department of Health natin. Mabuhay ka, Director Jiran. Mga taga-NBI, pag NBI ang kumilos, may kalalagyan talaga yan. Ibang klase ng mga NBI. So, mga kababayan, konting tease na lang. At itingan ninyo papalakpak. Maniwala kayo sa akin. Dahil, ito, hawak ko ng dokumento. pag yan, ibinalanda ko yan sa Facebook ko, ay, laman ng social media, laman ng mainstream media, laman lahat yan ng sikat na mga, tayo nyo na lang mga kababayan.
narating tayo dyan. Naimbitahan pa ako sa isang malaking okasyon dito na ang aking makakasama doon at nabigyan din ako ng panahon para magbigay ng speech. Ano? Ibang klase. Napakataas na official mga kababayan. Sa Friday gagawin. Siyempre hindi ako pwedeng tumanggi kasi imbitado tayo eh. Dala natin ang bansa natin dito. Dala natin ang pandila natin dito. Ipakita natin na ang Pinoy ay may tapang at talino. Okay. Ako ay tatapos na at may message na akong nakita. Ingat kayo at abangan ng ating pinakaabangan na sinasabi ko magiging laman ng lahat ng YouTube yan. Maraming salamat at God bless you all.